MTRCB Lala Soto Antonio nagsalita tungkol sa kung gaano kahirap maging chairperson ng organisasyon habang may mga miyembro ng pamilya sa industriya ng showbiz. Ang Movie and Television Review and Classification Board MTRCB Chair na si Jorilla Lala Soto Antonio ay nagbigay ng mga komento tungkol sa kanyang pagiging bias at unfair, na tiniyak sa publiko, na walang paborito ang organisasyon, na way maging kaibigan o miyembro ng pamilya. Nagsalita si Lala tungkol sa kung gaano kahirap maging chairperson ng organisasyon habang may mga miyembro ng pamilya sa industriya ng showbiz, gaya ng nakita sa isang interview vlog sa YouTube channel ni OJ Diaz noong Biyernes 11 ng Agosto. Mahirap, at challenging pero kung gagawin mo naman yung alam mong tama, you will just do it nang walang kahirap-hirap, she said. Challenging siya pero alam mo naman na nasa tama ka eh. Alam mo sa sarili mo na wala kang ginagawang mali. Pagkatapos ay isiniwalat ni Lala na ang kanyang mga magulang na sina Helen Gamboa at EAT, host na si Tito Soto, huwag makialam sa kanyang trabaho at hayaan nilang, patunayan, niya ang kanyang sarili bilang isang public servant. Ang parati nilang sinasabi sa akin is do what is right, gawin kung ano ang patas, gawin mo ang sa tingin mo ay tama sa mata ng Panginoon, she spoke of her parents' advice. Maging napakapatas, binanggit din ni Lala ang mga akusasyon na ang kanyang mga desisyon bilang MTRCB chair ay pumapabor sa kanyang tatay na si Tito, na bahagi ng isang noontime show, at binigyang diin na hindi na niya problema ang perception ng iba sa kanya. Hindi ko na kasi problema kung anong iniisip nila tungkol sa akin. Basta ginagawa ko lang ang trabaho ko bilang Kristiyano, asawa, isang anak, isang ina, at higit sa lahat, isang Filipino citizen na MTRCB chairman, she told Diaz. Sa mga nagsasabi na unfair, ako, hindi patas, biased, hindi maiiwasan yun, dahil, opinion nila yun eh. Pero dito sa MTRCB, wala kaming favorites, kaibigan, kamag-anak, she stressed. Huwag kayong mag-alala, walang favoritism dito. Kung kailangan managot, sila ay pananagutin. Kung may mag-commit ng violations, of course bibigyan sila ng naaayon na penalty sa kanilang mga violation. Inulit ni Lala sa panayam na walang nakikitang paglabag ang regulatory board sa paghalik ng kanyang mga magulang sa EAT, at idinagdag na ang naturang aksyon ay hindi bastos. Binigyan din niya ng pansin ang paksa ng Di Umano'y Indecent Acts ng It's Showtime, hosts na sina Vice Ganda at Ayon Perez, na nagudyok sa MTRCB na ipatawag ang mga producer ng noontime show. Bagamat sinabi ni Lala na ipinagbabawal niyang ibunyag ang napag-usapan na ng Adjudication Committee sa usapin, ibinunyag niya na ang MTRCB ay binasura na ang tungkol sa 8 reklamo laban sa It's Showtime noong nakaraan. Sinabi pa ni Lala na mayroong 2 iba pang mga nakabinbing isyo bukod sa insidente ng Iseng. Pagkatapos ay idiniin ni Lala na naging patas din siya sa It Bulaga sa GMA Network na binanggit na binigyan din ng mahigpit na babala ang palabas kamakailan dahil sa isang insidente ng nip slip. Idinagdag ni Lala na ang palabas ay may mga nakabinbing isyo sa ilalim ng Adjudication Committee ng MTRCB at naanhibatid niya ang kanyang sarili na makilahok sa mga pagdinig sa diwan ng pagiging patas. Hindi na pag-usapan ni Lala at Diaz ang tungkol sa kamakailang pagbigkas ng mga bastos na salita ng TV host na si Wally Bayola sa EAT dahil ang panayam ay tila na itala ilang araw bago ang insidente ng noontime show. Kung mga ka-checka anong masasabi nyo tungkol dito mag-comment lang sa baba and don't forget to subscribe.